Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Isang kabanal-banalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaaalalahan ng manamit na naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Meron po tayong love offering envelopes sa entrance ng ating simbahan. Ito po ay ating iaalay mamaya sa offertory. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng Pentecostes na may temang pananabik sa Espiritu ng pagkakaisa't kabanalan. Nabubuhay tayo sa daigdig ng mga hidwaan, inggitan, kapusukan, at iba't ibang uri ng pang-aapi na pawang bunga ng kasalanang ipinagdilim ng sangkatauhan. Sa ganang sarili, hindi natin kayang paglabanan ang ganitong mapanirang puwersa. Kaya nga, sinugo ng Diyos ang Espiritu Santo bilang banal na kapangyarihang magpapagaling sa mga trahedya ng pagkakawatak-watak, pagdududa, at pagkamuhing bunga ng pagkakasala ng tao. Sa paggunita natin sa pagdating ng Espiritu Santo, sa mga disipulong natitipon sa silid sa itaas, buksan natin ang ating mga puso sa Kanya upang tayo'y makabahagi sa kanilang magandang karanasan. Itulad nawa tayo ng Espiritu Santo kay Jesus at hubugin tayo sa isang mapayang may bigayan, pagpapahalaga, pagtutulungan, at pagmamahalan. Tumayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Nino Etulie, SCJ. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Thank you.
kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noon ang mabuting balita ay sinimulang ipangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes, natupad ang pangakong ibinigay ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Mula noon, ang sangkatauhan ay naging bagong bayan ng Diyos na may magandang samahan, pagkakaisa at pagmamahalan. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi,
Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yong baguhin. Natatakot mga matay kung kitilin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Nakaharap noon ang Korinto sa pagkakahati-hati at iringan. Bilang amang nagmamalasakit, si Pablo ay nangangaral sa kanilang magkaisa sa banal na espiritu na siyang bukal ng lahat ng biyaya. Pagbasa mula sa Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibigyan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami maghusa. Kaibigay patnubayan sa aming mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit.
Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di kananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay paniwarain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Happy Fiesta and Happy Birthday. Fiesta sapagkat ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapiestahan ng Pentecostes. Happy Birthday dahil sa tradisyon, ito ang simula ng simbahan. Kung sa mga Hudyo, mayroong tatlong mahalagang kapiestahan. Ang kapiestahan ng tulda, ang kapiestahan ng pisa, ang kapiestahan ng shabot. Sa ating mga Katoliko, mayroon din tayong tatlong mahalagang kapiestahan. Ang Christmas, Lent, yung Easter Sunday, at ang Pentecostes. Subalit, parang napakahirap unawain sapagkat kahit sa mga pagbasa, wala pong konkretong imahe, larawan. Yung banal na spirito. Maliban sa sinasabing ito'y parang hangin, parang apoy, di lang apoy, malakas na kulog, isang ibon na bumaba nung ang Panginoong Jesus ay binyagan. Subalit kung titingnan natin, sa kasaysayan ng kaligtasan, sa simula pa lang, ang Espiritu Santo ay kasama na.
ng Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ay isa sa persona. Persona yung Espiritu Santo. Sinasabi na bilang hangin, dito natin makikita yung kahalagahan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Nung ginawa, nung nilalang ng Diyos ang tao, Kanya itong hiningahan at ito'y nagkaroon ng buhay. Buhay dahil hiningahan. Mayroong isang pilosopo, matandang philosopher, siya'y tinanong, ano ba yung sekreto ng iyong buhay? Bakit tumagal ka? Umabot ka ng 110 years old. Ang sabi niya, simple lang. Ako'y humihinga. Diba? Pilosopo nga. Yung sekreto kung bakit siya tumagal, umabot siya ng 110, yung sekreto niya, siya'y humihinga. Subalit kung pagninilayan natin, parang sinasabing, kung tayo'y humihinga, magagawa natin ang lahat ng magagandang bagay sa ating buhay. At ganun din yung ipinapakita sa atin. Dahil sa Espiritu Santo, nagawa ang napakaganda na sanlibutan. Sa atin, minsan hindi na po natin pinapansin yun. No? Napansin lang natin yung kahalagahan ng hangin, yung kahalagahan ng oxygen. Nito lang. Parang namula tayo na mahalaga pala yung oxygen. Lalo na nung panahon ng pandemya, na napakahalaga pala yung oxygen. Mahalaga pala yung hangin. Na parang sinasabi na mahalaga yung Espiritu Santo sa kasaysayan, sa buhay natin dito sa sanlibutan. Kung titingnan natin yung imahe ng hangin, sinasabi na kung wala yung hangin, tayo ay wala ring buhay. Isipin nyo na nga lang po, kung walang hangin, walang oxygen, malamang lahat tayo ay patay. At ito'y nakita natin, sabi ko nga, sa panahon ng pandemya, kung gaano kahalaga. At sa ganung illustration, sa ganung explanation, sana maunawaan natin yung kahalagahan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Minsan, sa tuwing ako'y nagdadasal sa gabi, tinatanong ko at lagi kong sinasabi, Lord, Panginoon, paano mo ginawa ang lahat ng ito? Na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ipinapakita mo pa rin kung gaano kahalaga ang tao. Patuloy mong ginagawa, nililikha ang sanlibutan. Na sa gitna ng parang wala ng pag-asa, pagising mo sa umaga, mayroon pa rin. May pag-asa pa rin. Yun ay dahil sa Espiritu Santo. Nung tinanggap ng mga alagad, kasama ng ating mahal na Inang Maria, ang dilang apoy, habang sila'y nasa isang silid na kanilang pinagtitipunan, sila'y napuspos, nagkaroon ng bagong buhay. Sinasabi nga nagkaroon ng recreation at sila'y nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe at sila'y naunawaan ng mga tao na nagmula sa iba't ibang lugar. Ipinapakita sa atin na ito yung nais, ito yung gusto ng Diyos ng bawat isa sa atin ay patuloy na magkaunawaan. Sabi nga, kung sa lumang tipan nagkaroon ng confusion, dito sa bagong tipan, nais ng Diyos ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak ay muling magkatipon.
sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ang unang bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay ang pagkakaisa. Ito ang narinig natin sa mga pagbasa, sinasabi na silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kahit sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika, pero ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Depende sa regalo. Bagamat iba't iba ang wika na ipinagkaloob sa kanila, ay naiintindihan sila ng mga nakaririnig sa kanila. Ang sabi ni San Pablo, iba't iba ang Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu Santong nagkaloob ng mga ito. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang nag-uugnay at dahilan ng pagkakaisa. Nakakalungkot minsan sa ating mga Kristiyano, nandyan pa rin yung nagbabangayan at nagsisiraan sa isa't isa. Ang mas nakakalungkot ay may mga taong gumagamit pa ng salita ng Diyos upang tuligsain ang kanyang kapwa. Ang dapat na bunga ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo ay kapayapaan at hindi kaguluhan. At ito ang pangbungad na bati ni Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Hiningahan niya sila at sinabing tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tingnan po natin sa ating buhay. May kapayapaan ba sa loob ng ating pamilya? May kapayapaan ba sa ating sarili? May kapayapaan ba sa ating kapaligiran? Kung hindi pa po natin nararanasan at marahil hindi pa natin hinahayaang maghari ang Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ay hindi po isang larawan lang, hangin, apoy, malakas na kulog. Kung hindi ang Espiritu Santo ang siyang nag-uugnay upang ang bawat isa ay hindi nagkakawatak-watak, hindi po naghihiwa-hiwalay sa ugnayan. Ang Espiritu Santo ay nag-uugnay, nagtitipon at nagbubuklod. Ang dulot niya ay kapayapaan at pagkakaisa. At higit sa lahat, ang biyayang handog ng Espiritu Santo ay kabanalan. Kaya naman po sa pagpapatuloy natin sa pagdiriwang na ito, hingi natin ang tulong ng Espiritu Santo na tayo ay patuloy na gabayan bilang apoy, liwanagan, pag-alabi ng ating mga puso, lalo na sa paglilingkod. Sapagkat minsan, sinasabi natin, totoo, lahat naman tayo, bunga ng sakramento ng binyag, bunga ng sakramento ng kumpirmasyon, lahat tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Subalit yung tanong, nandun ba yung pag-alam? Nandun ba yung sense of mission? Sense of responsibility? Na ipagpatuloy yung mission ni Jesus. Minsan nakakalungkot, no? Lalo na sa loob ng simbahan, pagdating sa paglilingkod. Lagi mong maririnig sa kanila, sila na lang po. Saka na lang po. Huwag na po muna ngayon. Marahil ito yung paalala sa atin na sa pagdiriwang na ito na sinasariwa natin yung unang Pentecostes. Sana yung bunga ng Espiritu Santo ay mag-alab sa ating puso upang ito ay lalo pang magningas, lalo pang mag-alab, lalo pang lumago, lumaki upang tayo ay patuloy na makapagbahagi sa mission
ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pari rito at huhukong sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nakababatid na kailangan natin ng Espiritu Santo sa pagharap sa hamon ng ating kapangakuang Kristiyano. Manalangin tayo, halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at pagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang Santo Papa at lahat ng ibang pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa lahat ng mga pinunong pambayan sa mundo, lalo na sa bayan natin, ay patnubayan ng malasakit sa kagalingang panglahat. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa tayong nahaharap sa mga pagsubok ay makatagpo sa ating pamayanan na kailangan natin ng tulong. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pag-ibig at paglilingkod, nang kami maging mabisang kasangkapan sa pagtatatag ng kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan kasama ng Ama at ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Panginoong ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rinawang maglahat ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection, tulong para sa mga mission partners ng ating diocese. At panghuli, para sa inyong love offering, maaari po nyo itong ipadala via GCash or idiposito sa Metro Bank o maaari ring personal na ibigay sa ating parish office. Naka-flash po sa ating screen ang GCash QR code, Metro Bank account details at mga numerong maaari ninyong tawagan upang makipag-ugnayan sa ating parish office. Ang ating parish office ay bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating parokya. Magsitayo po ang lahat. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa second collection ng Diocese ng Novaliches. Ito po ay napupunta sa mga mission parish dito sa diocese at sa ibang dioceses. At ito po ay napupunta rin sa mga foundation, halimbawa po yung Servants of Charity, yung kapitbahay po natin. Subsidize po sila ng diocese monthly. At ito rin po ay napupunta sa formation ng mga seminarista ng ating diocese ng Novaliches. So maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia.